Hello, hello, good morning! Si Soxy Mendoza, ang inyong ka-agripreneur, ang inyong entrepreneur at ang lakiterang nanay. So ngayong araw na ito ay pag-uusapan natin ang brand name at trade name kasi magkaiba yan. So bago natin ipagpatuloy na ito, hinihingi ko sa inyo na paki-watch, paki-like, paki-comment kung may mga bagay na pwede kayong share dito sa topic natin na ito. At click the subscribe button para sa mga updated nating video. So, ang video na ito ay para sa mga young entrepreneur, sa mga OFW na gustong mag-umpisa ng kanilang negosyo, sa mga existing na may mga negosyo na pero hindi pa nila napaparegister. Itong bagay na ito ay may isasuggest ko sa inyo na makatutulong sa inyo. So, meron tayong mga previous episode na mga vlogs na palagay ko bago nyo iparehistro ang business na ito ay makakatutulong sa inyo. Kung kayo isang OFW, sinasuggest ko sa inyo na panoodin ang vlog number 3 kung paano makakapag-save, makakapag-invest at makakapag-ipon ng kapital. At kung kayo naman ay may existing business na at hindi nyo pa napaparehistro ang inyong mga business permits, ay panoorin nyo ang vlog number 1. So yan, nakalagay dito sa screen natin. Plinag ko na yung mga previous vlogs natin. At alam kong makatutulong sa inyo. Mga baga ang brand name at ang trade name. Ang trade name ay mga viewers, guys, ay inire-register yan sa DTI. So kung kayo isang sole proprietorship at kailangan niyo ng trade name, ay ire-rehistro niyo yan sa DTI. So maluwa na ngayon pag-rehistro kasi ginagawa na yan sa web portal nila, ang BNRS. Ayan ang link na ibibigay ko sa inyo para madali kayo makapag-rehistro at pwede niyo maring ma-check. But limited din kung yung kanilang search name para sa mga existing ng mga sole proprietorship business. Para sa brand name naman, ay iba naman ahensya ang nagre-rehistro niyan kung kayo ay meron ng mga brand, logo, o copyright, o inventions. Yan, yan yung pare-rehistro sa tinatawag na Intellectual Property Office o tinatawag na IPO. Including ng inyong hexicolors, ang inyong taglines, ang inyong ano, pwede nyo iparehistro dyan. At para hindi na pwede nyo makopya. So, hindi naman ibig sabihin ay na may gumaya sa inyo or whatsoever, magdidemanda na agad kayo. Masyadong magastos, mga viewers, guys. Isang negosyo kasi ay kailangan natin ang tinatawag na elemento na ito, ang passion, dedication, commitment, at effort. So, hindi lamang pera ang puhunan sa pagninegosyo. Yung mga elemento na yan na nabanggit ko ay napakahalagang bagay para maging successful ang inyong negosyo. So, coming back sa ating topic ngayon nito na tinatawag na trade name, unahin muna natin yan, paano ba tayo makakapag-come up sa idea? Maraming nga gusto magnegosyo, maraming gustong iparehistro ang kanilang business. Pero hindi pa nila alam, guys, kung ano ba talaga ang ipapangalan nila sa kanilang business at paano sila magkakameron ng idea. Kasi yan ang unang-una kong ginawa nung ako ay bago umuwi ng Pilipinas. Ano ba ang aking ipapangalan sa aking business? Paano nag-ano? Bibigyan ko kayo ng tip para how could you generate ideas sa inyong trade name. It should be short, catchy, easily memorized, at easily pronounce. So, at catchy para matandaan mabuti ng mga consumers at saka ng inyong mga customers, ng end user, para madaling matandaan. It could be 2 to 4 syllables. So, yan yung mga bagay na yun, dapat tandaan ninyo. Paano nyo ba magagawa yan? Take a personal inventory. Maaaring ito ang inyong core strength, maaaring pangalan ng first name ninyo, last name ninyo, very important event sa inyo, ang inyong core strength, at pwede rin ang inyong passion, pwede rin na i-incorporate yan para magkamayroon kayo ng idea sa inyong trade name at sa brand name ninyo. Pwede rin na mahalagang pinagmulan ninyo, alam nyo ba ang IKEA? Kung saan galing yan? Yan ay pangalan ng, yan ay last name, first name, at yung kanyang farm at village kung saan siya nagsimula. Ayan, andyan, nakalagay sa screenshot kung saan kinuha ni IKEA ang kanyang pangalan. Ito na, bibigyan ko kayo ng 5 steps. Okay, number 1, ang gagawin ninyo ay check the DTI website. Okay, kung kayo ay sole proprietorship, punta kayo sa DTI web portal, ang BNRS.
at i-check nyo kung may naisip kayo dun. Kahit isa ng ano, kahit isa ng word, i-check nyo. Pwede rin nyo i-check yun. Kung kayo naman ay corporation, pwede kayo mag-register sa SEC website portal. So, number one yun. Pangalawa, ay apart number one ay ang DTI, go to DTI website or sa SEC. Pangalawa, ay you have to go to your community and inspect. Tingnan niyo yung may kaparehong industry ninyo na magmasid-masid kayo. Tingnan niyo sa mga sa komunidad ninyo, sa mga kalapit baryo, kalapit na bayan, makibalita kayo, magtingin-tingin kayo habang naglalakad kayo o kayo nagta-travel, nagda-drive. Ay tingnan, magmasid-masid kayo diyan. You have to go and inspect. Inspect and observe. Next thing that you will do, which is number 3, ay ask around. So, yung mga taong nakapaligid sa inyo, pwede rin yung kuhaan na ng mga pwede nga kamag-anak ninyo, mga kaibigan nyo, kapitbahay ninyo, yung sa community nyo ay nakapagtsikahan kayo dyan, pwede rin kayong magtanong-tanong diyan. Pwede ninyo rin silang i-chat. O, magtatayo ako ng negosyo, may idea ka ba ng pangalan, ng ganito? O, explain mo yan. So, you have to expand or your resources para din sa bagay na yan. Kung talaga naman ay, at Diyan lalabas ang creativity ng ibang tao. Maraming mga helpful pre yan. Thing number 3, pwede kayong pumunta kay Dr. Google, kay Mr. Google, kay Professor Google. I-check niyo yung website ng Google na naisip ninyong pangalan. I-click ninyo, magpa-pop up na yan. Kasi usually, ay si Google, madaling makapick up yan ng mga pangalan ng mga business. Nandiyan na Google Maps, makikita mo kaagad yung mga established business na, o kahit hindi pa established business, basta nagpo-post yan sa iba't ibang media platforms, naglalabas na yan sa Google. Next thing is, go to social media platforms. Marami na ngayong social media platforms. Ano-ano ba yung mga social media platforms na yan? Meron, ang number one social media platforms na atin ay ang Facebook. Ang mga Pilipino, ang lahat ng tao, particularly ang mga kabataan at ang lahat, o ang mga business people, lagi nagpo-post sa Facebook. Ginagamit nila ang kanilang Facebook page at ang Facebook sa pagpo-promote at pagmamarket ng kanilang products. So, number one ang Facebook. Bisitahin nyo yan. Hanapin nyo lang sa search tab kung may kapareho ang naisip nyong trade name or ang inyong brand name. At sunod, huwag nyo itsa pera ang Twitter. Ngayon, yung mga business people, guys, ay talagang naglalagay din sa Twitter. And next is Instagram. Tinitingnan yung mga Instagramable business, yung mga kanilang mga products, lahat-lahat. Okay, yan. Next, huwag nyo nagkakalimutan ang TikTok at ang YouTube. So, marami na mga gumagawa niyan, ginagamit ang mga social media platforms. So, yung kakalimutan, huwag niyo ismulin yan. So, dyan makaka-generate kayo ng idea para sa inyong trade name at business name. Or brand name, sorry. Okay, next thing is, huwag niyong kakalimutan ang shopping portals. Ang Lazada at ang Shopee. So, i-check nyo rin yan kung may kapareho ng inyong business name or trade name or brand name. So, makakakuha rin kayo ng idea tungkol diyan. Na-check nyo na si DTI, na-check nyo na ba si SEC, na-check nyo na ba si Google, nakapagtanong kung na kayo sa mga kaibigan at kamag-anak, na-check nyo na rin ang social media platforms, na-check nyo na rin ang shopping portals. Para sa akin ay, pwede na, ready na kayo na i-rehistro ang inyong trade name. Click na tayo sa tinatawag na brand name. Ano ba yung brand name? Kung magbabranding kayo, importante ang inyong trade name, importante rin ang inyong brand name. So, bakit ba mahalaga ang brand name sa sustainability ng business ninyo? So, ang brand name ay, kanino ba, magkaiba yun eh. Hindi yan yung pinarirehistro sa DTI. Ako personally, tumulong sa akin si Wanna Make a Mark. Yan, ang DTI nag para sa akin logo ng Iraya. Anyway, okay, so even the name, even the hexicolor, even the tagline ay irerehistro nyo yan para sa Intellectual Property Office. At kung yan ay may invention kayo, kung kayo ay kahit yung nagagawa ng libro, patented yan, ipinaparehistro yan diyan. At kahit yung inventions ninyo, kung kayo ay, o kahit mga recipe ninyo, pwede nang iparehistro yan. So, para magkameron ng copyright. Even the music, even the video, ipinapa-copyright yan, even the movie. So, kaya meron tinatawag na copyright claim.
So, lalo-lalo na ngayon na talagang available lahat ng mga bagay-bagay sa iba't ibang social media platform. So, napaka-importante ang pagpaparehistro ng inyong brand name para sa inyong branding. Huwag niyo nang isipin. Invest a little money for that in a long run naman. Alam mo naman, pag malaki na kayo, saka kayo magpaparehistro ng inyong trademark, ang tinatawag. Una-muna, ibibigay sa inyo dyan. May proseso yan eh. TM, trademark. Pagkatapos, kapag na-approve na yan at na-review na ng IPO ng kanilang opisina, kung talagang yan ay legit, authentic, unique, o talagang i-award na sa inyo yan, papatala yung TM. R na ang nakarehistro na may bilog. R. At tapos papadalahan nila kayo ng certificate na yan ang inyong IPO trade. Siya nga pala guys, huwag kayo masyadong mag-isip diyan ng mga kung ano-ano, kung mahal ba. Merong free seminar diyan na by batches ang IPO. Merong batch para sa copyright, merong batch para sa mga invention, sa mga patent, sa mga ganyan. So, nagbibigay sila ng free seminar at yan ay free. Pwede nyo rin, dahil mabilis na kasi ngayon ang information at saka ang mga ano, pwede na rin kayo mag-online file at online payment sa IPO. Eto guys, yan lang may babahagi sa inyo. Lagi natin tandaan, ang business natin ay dapat nating alagaan. At kung meron tayong, magta-establish tayo, gagawa tayo ng pangalan, trade name at brand name, laging isipin natin na ito ay unique. Pero huwag naman masyadong unique na hindi na makaka-relate ang inyong customer. Ang importante, you have to be customer focused. Na kung saan, yung customer preference ay napakahalagang bagay na i-consider ninyo. Baka naman sa sobrang pagka-unique, hindi na makarelate at yung branding ninyo ay hindi na mag-resonate sa inyong business sa sobrang unique. So, yung mga bagay na yan ang ating tandaan. So, ngayong araw na ito, ako ay bumabati sa inyo ng Happy Valentine's Day. At sa mga taong hindi pa nakaka-subscribe, lambing ko na sa inyo na pakiclick po ang inyong subscribe button. At kung may maibabahagi naman po kayo tungkol sa topic na ito, pwede po kayong mag-comment sa comment portion. At sana naman po ay nagustuhan ninyo. Till our next video, till our next vlog, see you again. At magandang umaga, mabuhay ang Pilipinas.